So, isang magandang umaga mga kaibigan. So, ngayong umaga po ang ating episode ay tungkol naman sa pangangalaga ng ating tanim na kalabasa. Kaibigan, yung aking tanim na kalabasa, mapansin ninyo, marami po yan akong itinanim. Halos na sa 15 puno. So, ang gagawin po natin, ititrim po natin ito. Mag-iiwan na tayo ng 3 puno para sila yung magtutuloy, no? Ito po kasi bakit marami ang tinanim ko, kasi po dito sa amin maraming beetles. Pangalawa, hindi ko masikaso gawa ng meron akong trabaho sa gobyerno. Minsan-minsan lang ako makapunta ng bukid. Dati ang damihan ko po kasi ang daming umaatake mga beetles. Lalo na kung tayo mag-spray. Makita po ninyo, sa dami po nito, huwag lang po tayo ng malulusog. So, ito po yung malulusog na halaman. Piliin po natin. So, meron pong tatlo pa rin na malulusog. Pero, mag-sacrifice po tayo dito. So, pipiliin po natin yung hindi masyadong malago. So, dito. Okay. So, mayigit 15. Iwan lang po ay tatlo. So, ayan po mga kaibigan. Yan lang po yung ating ipatutuloy na halaman. So, ayan pa po yung aking mga kalabasa sa banggilid. Makikita po ninyo. So, mamaya po ay kukultivitin natin yan. Tatanggalan natin ng mga sobrang halaman. So, tatlo lang po sa isang puno hanggang 4 po na malulusog na halaman. So, ito naman po ay gumagapang na. So, papansinin po ninyo, marami po yung tanim sa loob. So, tanggalin po natin ito. So, yung gumagapang po ang iiwan natin. Yung mga hindi pa po gumagapang, bunutin na po natin yan. So, pagbunot po ninyo ay dahan-dahan lang. Pwede rin madisturbo yung ugat ng mga malalaki na. So, ito po yung sample ng gumagapang na siya, pero marami pa siyang halaman. So, ubunutin natin yung mga payat na halaman. Tulad nito. Ayan. So, meron na lang ay iwang 5. Pili pa rin pa tayo dyan ng payat. Tanggalin. Kung meron siyang mga bukaan tulad nito, tanggalin po natin yung mga piskan nyo. Dyan. Meron pa rin pong 5. Pili po tayo ng pinakamalusog. So, ito po yung pinakapayat. So, ngayon naman po ay kukultivate po natin yung ating mga kalabasa. Kailangan matambakan po ng lupa ang puno para depensa nila sa malakas na ulan. So, kailangan din po ang cultivation para yung hangin ay tuloy-tuloy ang pasok at mas madali po yung pag-a-apply ng abono. Natin yung mga gitna. Dapat merong space yung bawat kalabasa. Ayan po, ito yung mga payat sa kapaso. Ayan, nakita po ninyo, merong tatlo na malalago. So, natin. Ayan. Tapos cultivating po natin. So, nag-iwan lang po tayong tatlong malalago para sila magtutuloy. Cultivate na po. So hanggang dyan lang po muna mga ka-farmers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-subaybay sa ating YouTube channel. So happy farming!